Bakit nga ba magkakaiba ang mga fingerprints natin? Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Start. Bakit nga ba magkakaiba ang mga fingerprints? Kung maaalala nyo mga kaibigan, ay may ilang beses na nating natalakay sa ating channel ang tungkol sa fingerprints. Ang fingerprints ay isa sa pinaka-reliable source of identification ng isang tao. Dahil ang fingerprints ay isang uri ng infallible evidence or ito yung mga evidence na hindi basta-basta nababago. Ayon naman sa pag-aaral ni Francis Galton, there is 1 out of 64 trillion times na magkaroon ng parehong fingerprints ang magkaibang individual at kahit na ang mga identical twins ay may magkaiba ding mga patterns ng kanilang mga fingerprints. Pero kailan nga ba nabubuo ang mga fingerprints ng isang tao? Nag-uumpisa itong mabuo sa loob ng sinapupunan ng isang ina pamula sa ikatlo hanggang ika-apat na buwan ng isang fetus. At nakukumpleto naman sa loob ng 6 na buwan pataas hanggang sa maipanganak ang isang sanggol. Pero noong 1930s, isang kriminal ang nagtangka na alisin ang kanyang sariling fingerprint gamit ang asido upang makatakas at itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa mga awtoridad. Ang kriminal na ito ay si John Dillinger. Pero noong siya ay nabaril at napatay noong 1934, ay nakilala pa din ito ng mga awtoridad dahil sa kanyang mga ginawang gasgas sa kanyang mga daliri upang sirain ang kanyang fingerprint. Well, si John Dillinger nga po pala mga kaibigan ay isang batikang tulisan at magnanakaw noong kanyang kapanahunan at isa din siyang gangster at pinamunuan niya ang isang gang na tinawag noong Dillinger Gang. Pinagnakawan niya ang mahigit 24 na mga bangko at siya ay nakulong na maraming beses at may record ng 2 beses na pagtakas. Siguro, kaya nagawa ni John Dillinger na subukang alisin ang fingerprint niya ay para hindi na siya makapag-iwan ng mga marka sa tuwing gagawa siya ulit ng mga pagnanakaw na krimen. Well, if I'm just kidding aside mga kaibigan, sana gumamit na lang siya ng guantes para tuwing magnanakaw siya eh hindi na siya makapag-iwan ng kahit na anong marka ng fingerprint sa crime scene dahil mas convenient pa yon at hindi masakit sa daliri. And aside from that mga kaibigan, siguro ay dito ko na muna tatapusin ang ating mixing usapan at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. At see you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4 Educational Vlog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan, at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.